Nagbigay ng katiyakan si Undersecretary ng Edukasyon na si Tunisito Tony Umali na kinilala ng kagawaran ng problema sa paglipat ng mga guro. Sinabi niya na ang isang memorandum ay naidraft para ihadlangan ang paglipat ng mga guro ng pribadong paralan. Sinabi ni Umali na ang utos ay lalabas sa loob ng 2 linggo. Binigyang diin din ni Romulo ang pangangailangan para sa pribadong sektor na magbigay ng suporta sa mga pampublikong paralan. Hinimok ng DepEd o Department of Education na itigil ang paglipat ng mga guro. Nanawagan ng isang mababatas ng Department of Education o DepEd na isa lang alang ang pag-alok ng mga pampinansyal na insentibo sa mga pribadong guro ng paralan upang pigilan sila na ilipat ang mga guro sa mga pampublikong paralan lalo na sa panahon ng pandemic. Sa virtual forum na pinamumunuan ni COCOPEA o ng Coordinating Council of Private Educational Association ng Pilipinas, binigyang diin ni Pasig Representative Roman Romulo na ilipat ng mga guro ng pribadong paralan ang hindi dahil nais nila, ngunit dahil ang mga paralang pinamahalaan ng Estado ay nag-aalok ng mas mataas na sweldo. Maybe you can do some incentive, said the lawmaker who heads the House Committee on Basic Education and Culture, and we have to find ways for the private school to match the bigger salaries, dagdag niya. Pinatayang 14,000 mga pribadong paralan sa buong bansa ay lumayo mula sa epekto ng COVID-19. Ikinalulungkot ni Romulo na ang mga pribadong paralan ay naging simpleng lugar ng pagsasanay para sa mga guro na kalaunan ay lumilipat sa mga pampublikong paralan. Incentivize na lang at kung ano ang maaari mong ihandog dahil iyon ang kailangan nila sa huli, suporta sa pera, dagdag niya. Kung maprubahan ang panukala ni Romulo, sinabi ni Father Caril San Juan SG, Pangulo ng Ateneo de Zamboanga University, sinabi na ang tagapayo sa Patnubay ay dapat ding isalang alang bilang mga benepisyaryo ng pampinansyal na insentibo at tulong. Lalo na mahirap mag-recruit ngayon dahil kailangan ng lisensyado sila. Mahirap mag-recruit ng mga guidance counselor ngayon dahil kailangan nilang maging lisensyado, sabi niya. Nagbigay ng katiyakan si Undersecretary ng Edukasyon na si Tunisito Tony Umali na kinilala ng kagawaran ng problema sa paglipat ng mga guro. Sinabi niya na ang isang memorandum ay naidraft para ihadlangan ang paglipat ng mga guro ng pribadong paralan. Sinabi ni Umali na ang utos ay lalabas sa loob ng 2 linggo. Binigyang diin din ni Romulo ang pangangailangan para sa pribadong sektor na magbigay ng suporta sa mga pampublikong paralan. Dapat nating bigyang kapangyarihan ng maliit at tamtamang sukat ng mga paralan niya. Sa parehong forum na ginanap noong Martes, inamin ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na ang gobyerno ay maaaring under-investing sa sektor ng pribadong edukasyon. Siguro ang nasabi natin ay malamang na under-investing tayo sa mga pribadong paralan at baka underthinking din tayo sa mga pribadong paralan. Habang namumuhunan tayo sa mga pampublikong paralan, kailangan din nating isipin kung ano ang magiging epekto sa mga pribadong paralan sa lahat ng oras, sabi ni Kimbo.